karon sa atong kapanahunan. Pagkadaghan nagyong balatian, ubang sakit dili na masabtan. Basin kunog sa inkanto iti awan, bisan asana mo atong atambalan. Muingon nga kunog gidautan, inay gibati maalibyuhan. Laing sakit hinoon ang nahidugan, apan isusig yung paayo o gitunan. Nung sabag yun ang tinuod nga hinungdan, nganong sakit nga karun perting pagdagsang. Nagadugang sa problema kalisdanan, inausisag yung paayo giistudyuhan. Sa mga inventor na diskubrihan, tungo di ay sa pagpatuyang, ug sa atong sayop nga mga naandan. Ug karon atong nang nasairan, aron matul-id makurihian. Ubang sa tambal gikan sa kinaiyahan, kining paagi na diskubrihan. Doktor alternatibo, uban ni Doktor Idilibo. Pagpanambal nga way side effect, kay puro natural. Doktor alternatibo, pormulang aprobado sa katawhan sa Dios gihatag, sa kita maayo. Doktor alternatibo, uban ni Doktor Idilibo. Pagpanambal nga way side effect, kay puro natural. Doktor alternatibo, pormulang sigurado sa katawhan sa Dios gihatag, sa kita maayo. Mga isuon kung kamo may balatian, o sa paglaom ikaw daw nawad-an. O kapit na mahurot imong kadangan, apan sakit mo wala pa'y kaayuhan. Uban sa pagsalig mo sa kahitasan, imong gibati maalibyuhan. Tanang sakit kayang ayuhon, basta ang formula imulang tumanon. Tanang sakit kayang ayuhon, basta ang formula imo lang yung sundo. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Impidsyong Pinoy at Alternatibong Agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Doctor Alternatibo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing. Now with Doc Alternatibo, Chief Operations Officer Mr. Edgar Dilibo Jr., inventor at chairman ng Product Information, Education and Communication Committee ng Inventors Association. At sa panguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor Madam Magdalena Neng Dilibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association. Doctor Alternatibo, the expert in alternative medicine.
Ay, hello! Kumusta ho mga ginigiliw nating mga taga-subaybay? Yung ating buong pagkapapasalamat sa ating poong may kapal na nasa mabuti ho tayong kalagayan. Isang mapagpala at masayang pakikinig sa lahat ho nating mga guard on duty. And of course, sa ating mga driver, kumusta ho kayo dyan sa ating mga tindera, mga tendero sa ating merkado publiko? Masayang pakikinig sa ating diocese, sa ating mga obispo, sa ating mga kaparian, sa ating mga brothers and sister. Isang mapagpugay na pakikinig din sa lahat ng nating mga magulang. Handang-handa na talaga si anak na mag-graduate po. Atat na atat na gusto nang isuot yung bagong uniforme, bagong sapatos dahil magtutuga na ako, mama. Yan po yung isang mga naririnig ho natin ng ating mga kababayan. Kaya't maganda talaga yung wala tayong nararamdaman dahil ating matustusan yung mga galastusin ng ating pamilya. Kasi kapag nagkakasakit daw tayo, ito'y malaking pruwisyo sa ating pamilya. Kailangan maging tapat, pangalagaan ho natin yung ating malusog na pangangatawan sa pamagitan ng mga natural na mga pagkain na ating ipapasok. Yan po yung papel ng Doc Alternatibo upang isiwalat po yung mga impormasyon na karapat-dapat akaya-aya na ating malaman at matatanggap yung mga impormasyon na ating ibinabahagi dito. Kaya ikaw, kaibigan, na meron kang iniindang problema, iwag hong mag-atubili na lapitan po natin yung ating mga nalalapit na mga branches. Magpa-counsel tayo, libre po yung ating counseling. O di ba kaya lapitan po natin yung ating mga iba't ibang mga branches. Merong ginaganap pong herbal and holistic seminar, individual branches ng Doc Alternatibo. Kaya yung ating co-founder, co-inventor dito siya mismo sa Panay Island. Ngayong araw na ito, Abril 22, dito siya mismo sa area ng Kalibo. Huwag hong magdadalawang isip yung taga Antique. San Jose, Antique pala. Abril 23 sa taga Iloilo City. Huwag hong magtubili na pasyalan yung ating mga branches para ikang matulungan yung iyong iniindang problema. Ayan po yung apila po natin sa lahat po nating mga kababayan na nagnanais ho na angkinin yung tunay na kagalingan, kaibigan. Kaya isa namang membro ho natin, oh, hindi rin basta-basta yung kanyang problema sa kanyang kidney at malaki ang naitulong sa formula ng Doc Alternatibo. Pakinggan po natin ang buong revelasyon ng isa ho nating membro. Sir, nagtungo kayo dito kay meron kayong karamdaman. Napano ka pala, sir? Opo, meron po akong naramdaman tungkol po dito sa aking kidney. Sa awa po ng Diyos, pinigyan ako ni Doc ng formula. Yun po. Anong pakiramdam, sir, kapag nasisira yung kidney mo? Masakit po sa likod. Nahirapan mag-ihi. Mm-hmm. Tapos hindi pare-parehas ang oras ng kuan. Mm-hmm. Matagal niyo itong nararamdaman, sir? Matagal na po, Doc. Oo. Sir, anong nangyari habang sinubukan mo yung cleansing formula ng Doc Alternatibo sa loob ng 7 araw? Mahirap, Doc, pero sa determinasyon ko talaga na gumaling, nakaya ko. Yan. Tiniis ko yung gutom at saka panghihina ng katawan. Pero ang resulta naman, sorry, napakaganda. Kumusta yung kidney mo, sir? Masakit pa ba, iihi? Hindi na po, Doc. Yan. So, malaking pagbabago ba, sir? Napakalaki, Doc. Kung kayo po ay may karamdaman, nararamdaman sa inyong pangatawan at may determinasyon kayong subukan itong produkto na ito, huwag niyong subukan, gawin niyo. Antonio Napila po, ng Barangay Kiyat Maitom, Sarangani Province. Boy na mga kaibigan, inyong napakinggan yung isang testimonya na si Mr. Antonio
napela ng maitom sa Rangani Province hinggil po sa kanyang problema. Ang napakaganda ito, kaibigan, yung kanyang kidney na schedule for dialysis, hindi natuloy at saka idinulog dito sa Doc Alternativo. So napakalaki pong alibyo o natulungan siya ng formula ng Doc Alternativo. Kaya yung ating mga tagapagsubaybay na merong kaakibat na problema, iwag na pong magdadalawang isip na idulog po yan sa ating mga nalalapit na mga branches ng Doc Alternativo. Kasi napakahirap po kapag doon na tayo magdidesisyon sa huling bahagi, kung malala na, mahirap na po yan. Atin niyang himay-himayin, hinggil po sa usapin na ito, nasa linya po natin ang ating Doctor of Ministry and Natural Healing, at the same time yung ating National Lecturer at Branch Manager ng Doc Alternativo Malolos Branch, si Doc Marie Enricoso. Isang magandang araw, Doc Marie. Yes, magandang araw, Doc Beans, at sa lahat po ng nakikinig ng ating programa ngayong araw, mapaluson, Visayas at Mindanao. Gayun din sa lahat ng mga members natin nationwide, sa mga staffs natin ng Doc Alternativo, at sa lahat po ng listeners ng Doc Alternativo, happy, happy Friday po sa ating lahat. Ayan, congratulations to Mr. Antonio Napila ng Maitom Sarangani Province. Doc Marie, napakinggan mo yung testimonya na malaki yung kanyang pagpapasalamat dahil hindi na po siya na dialysis at saka kay sinunod ano yung mga lituntunin na ibinabahagi dito sa Doc Alternativo. Yes, Doc, napakinggan ko ang testimony ni Sir Antonio, and nakakatuwa kasi nang naramdaman niya pa lang yung mga panghihina ng katawan, kumbaga yung mga sintomas na naramdaman niya, siya ay pumunta na talaga sa Doc Alternativo, kumbaga na prevent niya na yung papunta pa doon sa dialysis. Pumunta na siya sa Doc Alternativo, and praise be to God na nang siya ay sumunod sa ating program, ang laki po ng ipinagbago ng kanyang katawan. Ayan, totoo yan na, Doc Marie, sa ating mga taga-subaybay, kasi meron itong mga sintomas, yung nahihirapan kang mag-ihi, at saka ano pa yung mga sintomas ito, nanghihina yung katawan mo, iba na po yung kulay ng ihi mo, Doc Marie, ano pa yung iba? Yes, yes. At saka mas matindi, Doc Beans, kung nakakaramdam na sila ng mga nabanggitin yung mga sintomas, isa sa matindi dyan kapag ang isang tao ay nakaka-experience na po or meron na pong mga pagmamanas sa mukha, sa paa, sa buong katawan. So mas delikado na po kapag dumating na po doon sa ganong punto. Yan. So aside from that, meron pa silang mga pananakit ng katawan, madali silang mapagod. So, ihi ng ihi din sa gabi, kasi yan yung ibang problema ng iba, ihi ng ihi sa gabi, or else madalas yung pag-ihi. Yung iba naman po dumating na sa point na kapag nagka-problema na talaga ang kidney, is hindi na po sila nakakaihi. Ayan, ha. Yung iba nga nahirapan ng maghinga, ha? Hinihingal, yes, na. Ayan, yan, hinihingal na. So, kung ganun na yung mararamdaman yan, kaibigan, huwag na pong magdadalawang isip. Idulog po yan sa eksperto. Lapitan po natin yung ating mga branches nationwide. Bukas po yan, at handa ho kayong pagsiservisyuhan sa ngalan ng advokasya ng Doc Alternativo, Doc Marie. Yes, yes, Doc. At ang nakakatuwa dito kay Sir Antonio, sabi niya nga doon sa kanyang testimony, although na mahirap yung kanyang pinagdaanan dito sa ating cleansing program, but then nandun yung kanyang determination na talagang gumaling, sundin ang pamamaraan ng Doc Alternativo. Kaya despite of the pain na kanyang pinagdaanan, but nandoon yung kanyang determination, talagang after 7 days after the cleansing and detoxification program, ang laki ng ipinagbago talaga ng kanyang pangangatawan, Doc Beans. Wow, congratulations talaga kan Sir Antonio Napela. Kaya ikaw, kaibigan, desisyon na ang kailangan. Huwag mo nang ipamamaya, huwag mo pang ipabuka susunod na buwan. You must to decide right now para ika nga maangkin mo at matulungan ka ng Doc Alternativo. Si Doc Marie Enricoso, ang ating National Lecturer, Doctor of Ministry and Natural Healing, at the same time yung ating Branch Manager ng Doc Alternativo Branch Malolos.
Mga makinaryas na di kalidad at may seguridad. Ito na ang Doc Alternativo Machinery. Doc Alternativo Machinery. We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Doc Alternativo Machineries. Matatagpuan sa 201 Kilometer 7 MacArthur Highway, Bangtal, Davao City. Or Building 1, Door Number 14, Usa Village, Olas, Davao City. Pwede kayong bumisita sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Pwede din kayong tumawag sa hotline number 082-225-8771 o mag-message sa Doc Alternativo Machineries Facebook page. Doc Alternativo Machineries. Mga ka-alternatibo, meron ba kayong mga katanungan ukol sa kalusugan na nais ninyong iparating sa amin? I-text lamang po ang inyong mga katanungan sa ating hotline 0946-967-3211 at ating sasagutin dito sa Itanong Mo sa Doc Alternatibo. Yung ating hotline is 0946-967-3211. Aking ulitin ha, yung ating hotline, 0946-967-3211. Para ikang matulungan ka hinggil po sa iyong iniindang problema sa natural na pamamaraan. Well, nasa linya ho natin si Doc Marie Enricoso, yung ating branch manager ng Malolos, Doc Alternativo Malolos Branch, ang National Lecturer, Doctor of Ministry and Natural Healing. May tanong dito, Doc, yung aking problema, matagal ko nang nararamdaman ito, meron akong ulcer. Ano po ang solusyon sa Doc Alternativo? Well, pinaka-effective na solusyon sa ulcer, Doc Beans, is sundin po ang ating cleansing protocol. But first, kailangan po muna nating maintindihan ano po ba itong ulcer. Ang ulcer, kasi ang cause nito ay yung tinatawag nating overeating or sobra po sa pagkain. Hindi dahil nalipasan ka ng gutom or nagkulang ka pa. Okay. Ang ulcer kasi, ang ulcer kasi, ang cause nito ay yung tinatawag nating overeating or sobra sa pagkain. Hindi dahil nalipasan ka ng gutom or nakulang ka sa pagkain, overeating ang cause. Overeating lead you to over acidity. An over acidity will let your stomach intestine de-wounded. So kailangan ma-address natin ang hyper acidity. So to address acidity is to address the root cause. Nandun yan sa ating tinatawag na subconscious mind. Yung nakasanayan natin o yung tinatawag natin na habit na pag-release ng acid sa stomach. So nakatiming yan eh. Tulad ng nakasanayan mong agahan with snacks in between, tanghalian with snacks in between, nakatiming yan. So nagre-release pa talaga every 2 hours or every 3 hours and yun yung dapat natin ma-address. So ang pinakasolusyon is yung tinatawag nating retrorea. Okay. Ang pinakasolusyon ay yung tinatawag po nating reprogramming. At part po ang reprogramming ng ating cleansing and detoxification program. Pag sinabi nating reprogramming, binabago po ang release ng acid from the signal from your brain. Si Doc Marie Enricoso, Doctor of Ministry Natural Healing, at the same time National Lecturer ng Doc Alternativo, ating nakasama ngayong araw na ito. Ma'am, before po kayo nakapunta dito sa Doc Alternativo, ano po ang karamdaman at totoong iniinda po ninyo, ma'am? Yung sa mata ko, hindi na ako sa mga yung maliliit na sulat, tapos nangati yung mata ko, yan. Tapos, nung malaman ko itong isolation, yan, sinubukan ko maglagay. Ngayon, maganda na. Nakakita na ako sa mga, yung maliliit na, mga liter. So, ibig sabihin, ma'am, hindi na kayo gumagamit ng antipara? Hindi na. At saka yung nangangati yung mata ko, mm-hmm. Yan lang ang nilalagay ko. Mm-hmm. Yung eye solution, every 4 hours nang nilalagay ako. Mm-hmm. Pero nung wala nang hindi nangangati,
Tapos nakakakita ko ng mga maliliit na ng mga later, tinigil ko muna. Pero pag nangangati ulit, nilalagyan ko. Sandali lang, nawawala. Wala na po kayong ibang ginamit sa mata ninyo, kundi wala. Isolation lang? Isolation lang. Congratulations, ma'am. Ma'am, sa huli po, ano pong ating buong pangalan, edad, taga saan po tayo? Ako si Pico Storio, 63 years old, taga Barangay Doña Pulqueria, Katalman Region, Samar. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Kasama ang Doc Alternativo Foundation. Usapang pangkalusugan. Magandang araw mga ka-alternatibo, pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang mga benepisyo na makukuha natin sa honey. Ang honey ay ginagamit bilang isang anti-inflammatory, antioxidants at antibacterial. Karaniwang ginagamit ang honey ng mga tao para gamutin ang ubo. Ang honey ay walang taba at bakas lamang ang dami ng protina at fiber. Naglalaman ito ng maliit na halaga ng ilang nutrients. Ang honey ay maaari ring makatulong na maiwasan ang sakit sa puso. Ayon sa isang pagsusuri, ang honey ay maaaring makatulong na mapababa ang presyon ng dugo, mapabuti ang mga antas ng taba sa dugo, ayusin ang tibok ng puso at maiiwasan ang pagkamatay ng malulusog na selula sa katawan. Ang Doc F honey ng Doc Alternativo ay gawa sa natural na sangkap at puno ng enzymes, nutrients na siyang kinakailangan ng ating katawan. Maaari itong gawing sweetener o pampatamis dahil may taglay itong 69% glucose at fructose na mapabuti sa kalusugan kaysa ordinaryong puting asukal. Ang honey ay nagtataglay din ng 64 calories sa bawat isang kutsara, kaya nakakatulong maging healthy at energetic. Ito ay natural antibiotic, antibacterial, antiviral at antifungal properties na mas epektibo kaysa conventional antibiotic. Mayaman sa probiotic, vitamina at minerals, antioxidants, antibacterial at mabisang panlaban sa sakit ng kanser at problema sa puso. Pwede ring panlunas sa ubo, pampakinis ng balat at immune booster. Mabibili ang honey sa lahat ng Doc Alternativo branches nationwide at mabibili ito dito sa Iloilo branch sa Door 2, Antonano Building, 21 EL 98th Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City o sa harap ng Haro Big Market. Pwede kayong tumawag at mag-text sa 0905-661-6467. At good news, dahil meron tayong Herbal at Natural Healing Seminar plus one-on-one check-up and counseling ngayong April 23, Martes, alas 9 ng umaga. Makakasama ang ating guest speaker na si Doc Marites Montoya, Doctor of Ministry in Natural Healing. At abangan din ang pagbisita ng ating butihing inventor na si Madam Magdalena Dilibo sa araw ng seminar. Sa makakadalo sa seminar ay makakatanggap ng freebies. Meron ding free patak ng fulvic mineral, kaya magdala lamang ng isang litrong tubig. Free patak ng eye solution, free healthy lunch or snacks, at buy one take one at buy one take two sa mga produkto during seminar. Kaya magpa-register in advance para priority ka sa one-on-one check-up and counseling. Bumisita lang sa Doc Alternativo Iloilo Branch dito sa Door 2, Antonano Building, 21 EL 98th Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City, sa harap ng Haro Big Market. Tumawag o mag-text sa 0905-661-6467. At congratulations sa lahat ng mga bumisita sa branch at bumili ng mga produkto na sina Ma'am Leticia Maglasen, Ma'am Aida Lacorte, Sir Robert Villeta, Ma'am Jerdily Salinaming, Ma'am Nelia Sumapid, Ma'am Diana Romana Galindo, Ma'am Rosie Balayo at Ma'am Noemi Estrella. Mula dito sa Iloilo branch, ito si Doc Janice Remusil para sa usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Kasama ang Doc Alternativo Foundation. Usapang pangkalusugan. Pangkalusugan. Bueno,
mga kaibigan, mga kadok alternatibo, dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo. May dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Dok Alternatibo Newscast. Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine.